Okay, attorney, ito po ang reklamo po ng siyam na magkakapatid laban po sa nanay nila. Mga kapatid, itinanggi raw kasi sila ng sarili nilang ina. Nagpakilala rin daw po itong dalaga at walang anak sa bagong kinakasama. Ngayon po, attorney, makakausap niyo na po si Mira Liza Sales. Ito po yung isa sa mga anak. Nasa linya na natin si Ma'am Mira Liza Sales. Tama ba? Yes po, tama. Opo. Ma'am Mira, pakikwento naman, ano po itong sinasabi ninyong pagiging pabaya ng isang Panchita Sales sa inyo, ang inyong nanay? Ano po, noong 2013 po, namatay po yung tatay namin na nandito po ako sa Valenzuela po nagtatrabaho. Tapos, muli po ako sa probinsya, tapos nagtrabaho naman po ako sa gasan po na kabilang ano po, bayan. Namatay, pumupunta po yung nanay namin sa kayong tatay namin ng buhay pa doon. Humihingi ng panggamutan nila kasi nga po may tuberculosis sila. Nagbibigay naman po ako kahit papano. Nag-aaral din po ako ng ayos ng time na yon. Kaya lang po, hindi po natuloy kasi po namatay po yung tatay namin August 1. Umuwi po ako ng probinsya po, dun sa bahay po ng tatay namin. Tapos, nung pag-uwi ko po, may tumawag po nga kasi sa akin na namatay na daw po si tatay. Pagka-uwi ko po, nakasalubong po na po sila na nililibing na po yung tatay namin. Ma'am, paki-ano lang po natin, fast forward po natin, no? So, ngayon po na namatay na ang inyong tatay, itong nanay niyo, I would assume, is sumalo ng responsibilidad na siyam niyong magkakapatid. Tama ba po? Apo. So, inaalaga... Yes, ma'am. Una po, inalagaan niya po nung ano, mga ilang buwan din po nagtatrabaho po kami ni ate ko. Okay. Tapos po, no, mga lumipas po ilang buwan, bigla na po siyang umalis. Kakapanganak niya lang din po nun sa huli namin din yung kapatid. Matanong ko lang, ma'am, no, dito sa nasabi niyo, kasi may na-mention kayong bunsong kapatid sa siyam na magkakapatid. Matatanong ko, ilan po dito ang minor, ma'am? Ma'am Mira Sales, andiyan pa ba? Ma'am Mira? Ma'am Mira? Po. Ayan. Ulitin ko lang po yung tanong ko, ilan po sa inyong magkakapatid ang minor pa lamang, ma'am? Lima po. Lima pa? Lima ang minor. Po. Tama ba po? Sige po. Eh sa ngayon po, ma'am, yung inyong nanay, hindi nagbibigay ba siya ng suporta sa inyo? Nagbibigay hindi ba po. Siya? Hindi. Naninilbihan man lang sa bahay para alagaan po yung mga kapatid ninyo? Tama ba po? Hindi. Hindi po. Hindi rin. Ano po ginagawa nitong si Panchita Sales, ang inyong nanay? Si mama po siya sa ano, lalaki po. Ilang beses po na inanap ko po yan nung bata pa lang ako. Nakita po namin ng lola namin. May kasama po yung ibang lalaki. Tapos may inaalagaan po yung anak ng kinakasama niya. Tapos nung inanap ko po ulit siya, nung nakita ko po siya noon, kinuha niya po yung bunso namin kapatid. Tapos kala ko po, doon na sa bahay, mag-aalaga ng mga kapatid ko. Nagtrabaho po ako sa agasan. Tapos pag ano ko po, gulat na lang po, uy, Mira, yung nanay mo, nasa barangay, nagdetermahan sila doon ng bunso mong kapatid. Ganun ano po, matigil ko lang po kayo, ma'am, no? Nakita niyo ba po itong pinipirmahan sa barangay? Ano po kaya itong... Naabutan ko lang po, nagbibigayan na sila. Tapos sabi ko po, hindi po pwede yun kasi gusto po ng tatay namin na buo-buo kami. Tapos sabi ng mga tao po doon, wala akong magagawa ni kasi minor de edad pa lang kayo, walang mag-aan sa inyo. Bakit yung minor de edad po ang pumirma doon sa kasulatan nila sa barangay? Tama ba po ang aking pag-aakala? Nanay po namin yung sumula na pumirma po doon na ibibigay po yung kapatid namin po. Tsaka pinalabas po na hindi po siya registrado pa po doon sa amin sa barangay. Sa parang hindi pa po siya naka-registro through by pangalan po talaga niya. So in short, ma'am, ganito ang aking pagkakaipon-ipon sa mga facts ng kasong ito, no? Unang-una, biological mother niyo po si Panchita Sales. Tama ba? Opo. Biological mother niyo, itong si Panchita Sales. Tapos noon, nung namatay ang inyong ama, inalagaan naman kayo ng iilang buwan. Sa kasamaang palad, mukhang nagpabaya at sumama sa ibang lalaki.
Opo, matanong ilang ko lang, ma'am, no? Yes, ma'am, matanong ko lang, baka naman nag-umpisa tong relasyon niya bago pa mamatay ang inyong tatay. May alam ba kayong posibilidad na ganun? Posible po, kasi po kada nanganganak po yung nanay namin, umaalis po talaga siya. Mm. At wala pa pong isang taon yung baby namin, umaalis na na siya. Ma'am, paumanhin na, pero kailangan ko lang talagang tanong to. Panigurado ba po kayong lahat na kayo ay legitimate child ni Panchita Sales? Or in short, na kayo ay buo ng mag-asawang ng parents ninyo, ma'am? Sure ba po kayo? Hindi po sure kasi yung mga pliyado po kasi namin iba-iba eh. Bakit po kaya iba-iba? Eh may marriage naman sabi po silang dalawa. Sabi po kasi sa amin, yung nagparehistro daw po, nagkamali po yun. Kasi anak, pinanak daw po ang nanay namin sa bahay lang po. Mm-hmm. Sige. Unfortunately, kahit sobrang gusto kong kasuhan ng adultery itong si Panchita Sales, no? Wala na tayong right ngayong magkaso noon dahil nga namatay na ang inyong father. Ang magagawa po natin ngayon at ang gusto ko talagang mangyari dito is at least makasuhan man lang siya ng child abuse dahil nineneglect niya ang responsibilidad sa limang minor de edad niyang anak. So yun, at least may 5 counts siya ng neglect for child abuse. Saka po, ako po nung 16 years old po ako nung time na yun, tinanggi niya po ako sa pinagsaraduan ng pintuan. Dumating po yung asawa niya, mm-hmm, yung kinakasama niya po. Ah, so ibig sabihin, ma'am, dinadala niya yung lalaki niya dyan sa inyong bahay. Tama ba po? Hindi po. Nagsama po sila sa dito po sa bagong baryo po. Tapos nung nakita ko po sila, kasi po, nahanap ko po yung nanay namin, 2014 po, nahanap po namin kasi wala nga pong magbabante sa mga kapatid ko pong maliliit. Ma'am, matatanong ko lang po, no, kasi merong akong napapansin dito. Bakit naman may lalaking papayag na agawin ng isang nanay mula sa siyam niyang anak? Alam ba ng lalaki na may siyam na anak to? Si Panchita Sales? Opo, alam niya po. Sinabi ko po sa kanya na siya pa nga po yung tinanungan ko na kung kilala niya po yung nanay namin. Kasi po, nagsabi po sa amin na Michael Sumo daw po yung tatay, yung kinakasama ng ano po namin, ng nanay namin. Nagtanong po ako kasi nagsabi po sa akin na vulcanizing na po Sumo, vulcanizing. So pagpunta ko po sa Sumo vulcanizing, siya po mismo yung tinanungan ko, kilala mo po ba si Panchita Sales? Nanay po kasi namin siya, hinahanap po namin. Mm-hmm. Sabi niya hindi niya daw po kilala. Tapos po noon, may nakausap po akong tricycle driver, sabi niya sa akin, sino ba yung inahanap mo? Sabi ko, yung babae po na mababa lang po na maputi po, tapos parang mistisahin po siya na ano. Medyo sabi po, sabi ko, gano'n, sabi niya, ano ba pangalan? Sabi po ng tricycle driver, sabi ko, Panchita Sales po. Mm-hmm. Ah, si Panchita, kilala ko yun, alam ko pangalan noon. Sabi niya, ay, hatid kita doon. Sabi ko, sige po. Ati, pakiatid na lang po ako, sabi kong ban, kasi hindi ko po alam yung pahay. Okay, ma'am. Pero medyo bibilisan po natin, no? Ngayon po na alam natin, kilala naman pala siya dyan sa community. Ngayon, matatanong ko kayo, alam nyo kung saan siya eksaktong nakatira, tama ba po? Hindi ko po, nung time po na yon, alam ko po yung bahay niya sa Bagong Baryo. Mm. Lumipat na po kasi sila ngayon sa Santa Maria, Bulacan daw po. Tumawag po ako sa kalapit po na dati ko pong natirahan. Nasa duty daw po kasi si Lola Echi. Ngayon, kaya ko po natanong, no, kung alam niyo ba kung saan siya eksaktong nakatira. Kasi kakailanganin po natin yan pag ating inumpisahan yung kaso. Kung hindi niyo po alam, may mga alam kaming paraan para ipahanap po siya. Kasi siya ngayon ay pumiling tumira sa ibang lalaki. Instead po, opo, na tumira dyan sa bahay ninyo. Opo, may ilang ngayon. Mm-hmm. At wala po silang nipisong, wala talagang suporta na natatanggap kayong siyam na magkakapatid. Wala po. Wala po. Kahit po sa mga minor de edad lang, wala pong suporta at all. Wala po. Dati po ako nagpapadala po doon kahit pagkabili nila ng ganito, tapos papadala po ako ng damit. Sa 9 and, po, yes, ma'am. Sa 9 and 8 year old po, sino po nag-aalaga, ma'am? Hindi ko po kilala yung dalawa po yung bunso namin lalaki. Hindi ko po kilala, sabi po niya kamag-anak, pero napuntahan ko na po sila ng personal sa bahay nila. So pinaampon pa po itong mga 9 and 8 years old, ma'am. Tama ba po? Apo.
So biktima rin sila ng tinatawag nating human trafficking kung tutuusin. Dahil lahat ng pag-aampon kailangan dumaan sa korte. Wala tayong pag-aampon sa barangay. Bakit po kaya, anyway, may DSWD ba tayo matatawagan or anything? Ringing po. Ringing, sige. Anyway, at least man lang, no, na never mind the DSWD kung wala pa naman sa ngayon or ayun ko kung ringing. But ang gusto ko mangyari dito, ang siste ko talaga is makasuhan unang-una ng child abuse under RA 7610 for neglect, no? Dahil nga may mga minor de edad siyang iniwan sa bahay under the care lamang ng kanilang sibling. Eh buhay pa naman ang isang parent. Bawal yun. That's child abuse, that's neglectful, no? Second, pinaampon niya through barangay proceedings lang. I would assume itong 9 and 8 years old. Paano po yung mga 16, 14, and 12 years old na kapatid niyo, ma'am? Pa? Paano po yung ibang kapatid nyo na minor de edad? Nasaan po sila ngayon? Nasa probinsya po yung apat. Yung isa po nandito sa kapatid ko po. Parehas po sila, ma'am, na ganun ang ginawa. Parang pinaampon sa ibang tao. Tama ba po? Yung hindi po. Yung isa po dito parang specific po. Dinala ko po kasi siya sa nani namin. Okay. Sabi ko, taisin na lang po niya muna yung naririnig niya kasi nga wala kaming matutuluyan. Mm-hmm. Okay, since hindi ata kami gustong sagutin ni Panchita Sales upang magpaliwanag ng kanya opinion niya dito, kung ba't niya nagawa to, o kanyang dahilan, or justification man lang, kung bakit niya iniwan ang kanyang mga anak, idediretso na natin, no? Hindi pwede naman tayo mag-usap sa piskalya lagi. Lagi naman nandyan, bukas naman ang opisina nila. Again, papaalala ko, medyo mabigat itong pinag-uusapan natin, at if I were to be asked, dapat tulungan na lang natin mabuo yung pamilya. Dahil sa aking palagay, kapag nakulong yung nanay, sino pa ang gagawa ng suporta? May ipit at may ipit ka, Ma'am Mira. Saka po yung iniwan po kasi ng tatay namin, ano po, kami po tinatawagan ng mga kamag-anak po namin about po dun sa papel po ng lupa. Eh kami mm-hmm. po dalawa ng ate ko, buntis po na i-stress kami kaya kasi po tawag ng tawag. Mm-hmm. May lupa palang naiwan na dapat Kapo. I-inherit ninyo, papamana. Ganyan. Kapo. Tapos po yung SSS po rin, yung bahay po na iniwan din sa amin ng tatay namin. Nakuha po ng tsahe namin kasi po wala po nakatira. Yes, ma'am. Sige. Panigurado po makakarating to kay Panchita Sales at bago po tayong mag-umpisa sa mga prosesong legal, ang gusto ko po gawin nyo ngayon is manawagan kayo sa inyong nanay. Baka po kasi willing siya makipag-usap sa ngayon. Ano po ang gusto niyo sabihin kay Panchita Sales? May pag-asa pa ba pong mapag-ayos kayo at baka balikan niyang suportahan itong siyam niyang anak? Hindi ko po naisip na kasi ilang beses na po akong tinanggi niyan. Hindi na po ako maasa. Patakot po kasi kami. Ma'am, totoo ba na may ibang pangalan itong si Panchita Sales? May iba ba siyang pangalan na ginagamit po? Hindi po. At ang pagkakaalam ko po, may pangalan po talaga siyang nakarehistro. Mm. Sabi po ng lola ko. Tapos ngayon po, yung Panchita po parang yung nickname niya lang, ginawa niya ng pangalan na. Sabi ko nga po, nasaan yung birth certificate na may Panchita Sales, na katunayan na Panchita Sales po. So, ni pangalan, ma'am, hindi niyo po alam ang pangalan ng inyong ina. Tama ba po? Hindi ko po tinanong kasi yun po yung nakalagay sa birth certificate po namin magkakapatid. Sige. Wala naman pong problema yan, ma'am, no? Dahil pag tayo ay magsasampa ng kaso. Hindi naman po, hindi niya naman po alam siguro kung ano po talaga yung tatlo niyang pangalan kasi hindi daw po nga nakapag-aaral din po. Mm. Then kahit ano pong mangyari, pwede pa rin naman po yan dahil kahit alias lang po pwede nang makasuhan as long as identifiable at iisang identity ng ating akusado. Kayang-kaya naman nyo i-identify pag nakita nyo. Tama ba po, ma'am? Opo. Ayun, sapat na po yun, no? So ang gagawin po natin ngayon, ma'am, kung wala na kayong pag-asa talagang mag-reconcile at mabuo ang inyong pamilya, tutulungan na po namin kayong magsampa ng kaso dito, ma'am. Again, for child abuse, human trafficking. Yung kapatid ko daw po kasi sa probinsya na nag-aaral. Yes, ma'am. Sabi po ng ate ko, umalis po kasi sa
kumukup sa kanya nung iniwan siya ng nanay namin. Mm-hmm. Ngayon po, kalis na po siya doon. Mm-hmm. Nandun na po sa tiyahe namin. Gusto po sana namin na dito na lang din po siya, dito na lang po sa amin ni, ano, sa amin magkakapatid po para magkasama po kami. Tapos, madali po kami magkita-kita. It makes sense po, ma'am. Sige, tutulungan po namin kayo mag-reconnect ng inyong kapatid na nag-aaral ngayon. Pero tanongin niyo po siya, make it clear, ma'am, kasi baka may chance po siya na... Ah, ito, nasa linya natin, ang bagong lalaki ni Panchita, si Michael Sumo. Mr. Michael Sumo, magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Michael Sumo. Apo. Si Attorney Tungol po ito, kasama po ni Idol Raffy Tulfo. Kasama niyo po ngayon si Ma'am Panchita Sales, tama ba po? Opo. Kaano-ano niyo po si Panchita Sales? Ano po ang relasyon ninyong dalawa? Ano po? Pakiulit po, sir. Medyo malabo po. Bilang asawa po, live-in partner. Live-in partner po. Alam niyo ba po na may siyam na anak itong si Panchita Sales? Ay, hindi po totoo yan eh. Hindi totoo? Kasi yung si Panchita po ay pati niya. Yung totoo pong nanay niya, si nanay ni Dan sa Bulacan. Yun mm-hmm. po yung nanay niyang totoo. So itinatanggi po ninyo, pati ni Panchita Sales, na anak niyong itong siyam na to, na nagsisinungaling itong siyam na to pag sinasabi nilang sila ay anak ni Panchita. Nanay ni Da, ang totoo po niyan, siya anak niya. Hindi po. Ni nanay ni Da. Teka lang sir, Ma'am Mira Sales, ano masasabi niyo? Yan po lagi sinasabi nila. Kada lumalapit po kami. Walang iya to. Kapag ganun, Panchita Sales, kung nasan ka man, di mo man lang masabi na anak mo tong siyam na to. So, Sir Michael, Sir Michael, sinasamahan mo si Panchita Sales. Inuntahan po sila 2014, siya po yung kinakasama nun. So, sinasabi mo, Sir Michael Sumo, na sinasamahan mo si Panchita Sales sa pagsabing hindi niya anak tong siyam na to. Tama ba po? Yung tricycle driver po sa bagong Mario po, mga tricycle driver po, yung po yung nakakarinig po ng mga sinasabi nila. Kinukonsente pa ni... Sir Michael, andiyan pa ba po kayo? Sir Michael? Sir Michael! Opo, bakit? Opo, nagmamaniho kasi ako eh. Sige, tabi niyo muna, Sir Michael. Kahit... Opo. Tabi niyo muna dyan. Ito muna pag-usapan natin kasi baka ma-aksidente pa kayo. Pero i-confirm ko lang po, Sir Michael, na kayo'y naninindigan na hindi anak ni Panchita Sales to. Silang siyam. Lahat po. Walang anak si Panchita Sales. Tama ba po? Sir Michael? Kuya Michael? Bangga na. Sir Michael? Sir Michael? Opo. Narinig niyo po yung tanong ni Attorney Garrett? Ha? Narinig niyo ba po yung tanong ko, Sir Michael? Ano po? Pag-alag nga po? Tinatanggi niyo po talaga. Sinasamahan niyo po si Panchita Sales sa pagsabi na ang siyam na wala siyang anak at all. Wala po talaga. Tsaka po, kina. Opo, ang katunayan po, nakausap po yung yanan ko, si Nanay Neda, siya mga anak niya. Sa ibang lalaki. Parehas ba po ang inyong masasabi kung kasi sinabi ko sa ng, kung sinabi ko na sa birth certificate po, sir, na nakarehistro at nakapirma si Panchita Sales sa birth certificate, parehas ba po ang inyong sasabihin? Sa katunayan po, nung iniwan ng maliit pa sila, binigay sa kay Panchita. Sir, simpleng tanong lang po, no? Kung ipakita po namin sa inyo yung birth certificate kung saan nakapirma si Panchita Sales, sasabihin niyo pa rin ba pong hindi niya anak tong mga to? Nakausap ko na po yung anak ko niya yun. Si siyam na anak. Sige, sir. Sinanayinita po ang siyam na anak. Yung Sir Michael. Ko. Sir Michael, sige po. Mamaya po, makikipagtawagan po kami para alamin ang inyong mga detalye at ang inyong gusto sabihin. Kasi sinasabi ko na po ngayon, nagbabalak na pong magkaso itong mga anak ni Panchita Sales
at maebidensya po kaming anak niya talaga tong banga to ng child abuse at human trafficking, sir. At sana makipag-cooperate po kayo para ibigay lang sa amin ang ilang detalyeng kailangan namin para ipagpatuloy ito. Kung hindi naman, okay lang din. Kasi po, nakausap ko na po yung nanay niya, si nanay ni Da. Yung biyanan ko. Yes. Kasi ang totoo ko niyan, anak niya nila yung siyam na bata. Sige po, sir. Kung ganyan anak po ang inyong palagay sa mga bagay-bagay na to, then nahayaan po namin ipaliwanag yun na lang po yan pagdating po natin sa piskalya. Pero hanggat wala po tayo doon, syempre, I respect it, wala pa namang katotohan ng lilitaw. Dahil may version mo, may version ni ate. At sa ngayon may naniniwala. Dapat nakausap yung ano, yung mga kamag-anak niya, para malaman ang katotohanan. Tulad ni Nanay Nita, mga kapatid niya. Sige, maraming salamat na lang, Sir Michael Sumo. Kung ganyan po ang inyong paliwanag, sige, hayaan ko po kayo dyan. Pero ang sinasabi ko sa ngayon, eh, meron po kaming ebidensya, meron po kaming birth certificate kung saan nakapirma mismo si Miss Panchita Sales. So, sorry, yung number na binigay ko. Ano po yun, sir? Yung number na binigay ko. Yung number po ni Panchita Sales. Yung number po ni Panchita Sales, sir. Kamag-anak na yun, eh. Sige po, kami po bahala. Kung binigay ko number na kamag-anak niya para matawagan. Sige po, sir. Ipapatawag po namin sa research namin bago po namin ipagtutuloy yung kaso na itutulungan namin isampa ni Miss Mira Sales. Sige. Maraming problema din ang kapatid niya. Sige po, Sir Michael. Maraming salamat na lang po at stay safe sa inyong pagmamaneho. No. Sige. Ma'am Mira, bago po tayo magtapos, no, panigurado ba po kayong wala kayong mensahe ngayon na muling tinanggi kayo ngayon naman ang kinakasama ni Panchita sa harap na ng buong Pilipinas sa national television, tinanggi po kayo ulit. Wala ba po kayong masasabi sa kanya ngayon, ma'am? Konting mensahe lang, ma'am Mira. Ano po, ma'am? Apo. 2014, tinanggi mo na kaming mga anak. Tinanggi mo na kami. Sinabi ko sa iyo ng personal. Kasi yun, Kuya Michael. Sinabi ko sa iyo personal na may anak siya, siyam kami, pagkakapatid. Hindi mo pa nga tinuro kung nasaan si nanay eh. Kung di pa yun ang magandang maloob, yung tricycle driver para ituro sa amin kung nasaan yung nanay na hindi namin siya malalaman at hindi ko malalaman na ikaw pala yung tinanungan ko mismo ang kinakasama ng nanay namin. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi kami anak ng nanay namin at ang sasabihin ng nanay namin, ang magulang namin, ang lola namin. Hindi. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa pagtugon sa amin. Ang gagawin po natin ngayon, itutuloy na po namin ang inyong gusto at tutulungan po namin kayong sampahan ng kasong itong si Panchita Sales dahil siya ay naging isang pabayang ina sa inyo. Maraming salamat po. Huwag niyo po munang ibababa at kakausapin po muna kayo ng staff para sa karagdagang detalye ng aming research team. Salamat po, ma'am Mira Sales. Thank you po.